dangerous wine tycoon fall in the extraordinary girl, part 6. Nag-alangan pa itong sabihin. When you are in bed together, she replied, you don't have to worry. Sanay na ako sa ganyang usapan dahil madalas yung pag-usapan ng mga kasamahan kong lalaki. Those women make me feel empty. It's always sex and glamour. Well, I prefer dates like this, away from praying eyes of the press. That's why you're different. After ng dinner, uminom sila ng wine habang nakatanaw sa labas habang umuulan. This is a perfect date, Shanika. Thank you. I did nothing but drink your wine, eat your food, and talk. It doesn't matter. Tinitigan siya ni Cyrus. You look beautiful tonight. You are the one who's perfect. Thank you for making me feel special. You are special, Shanika. Inilapit ni Cyrus ang mukha nito sa kanya. I don't want this to be our last date. Do I get a kiss on our first date? Ginaya niya ang mga napapanood niya sa TV. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito. His mouth was so warm against her. He tasted the head wine and raw masculinity. Naramdaman niya ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan. She loved the feelings. Her blood was ringing in her ears. Isang reaksyon na nakukuha lamang niya kapag nagko-cover siya ng balita. Only she didn't feel any danger. He made her feel safe and contented. Only she wanted more. She knew he could offer her more if only he did not stop kissing her. He kissed the tip of her nose. I have to stop now, babe. You are sucking the life out of me with just a kiss. He said with a laugh. Is that bad? Tanong niya dahil sa curiosidad. No, it's perfect. Sinong idadate niyo sa darating na charity ball ni Mama? Tanong ni Leo habang nasa acupuncture session ang grupo nila sa bahay ni na George mula ang kan ng mga politiko ni Leo kaya madalas magdaos ng charity ball ang mama nito. At hindi maaaring mawala ang kabarkada nila sa ganoong okasyon. Of course, it's Colin. Sagot agad ni Tyrone. Dating matinik na playboy ito, pero ngayon ay eternally loyal ito sa nobyang si Colin. Oras daw kasi na nahuli itong nagtaksil ng nobya o kahit tumingin ito sa ibang babae, itatadta rin ito ng pino. Hindi ko pa sigurado ang akin. Titingnan ko pa. Sabi ni Dominic. Saan? Sa phonebook mo? Tuwing magde-date ito ay lagi na lamang namomroblema ito kung sino ang ide-date dahil sa dami ng mga babae nito. Why don't you ask Tim to develop a special software just for you? Yung pwede mong i-electronic raffle ang lahat ng babae mo. Kansaw rito ni George. Offer it to Jackson as well. Sabi niyang hindi maitago ang ngiti. No thanks, I'm more organized than Dominic. Alam ko kung sino ang dapat i-date, depende sa okasyon. Kampanting sabi ni Jackson. Tulad ni Dominic, ay wala pang plano ito na magseryoso sa isang relasyon. Ikaw, sino naman ang ide-date mo, George? Tanong ni Dominic. Siyempre si Lara. Kapatid mo? Sabi ni Tyrone. Kasunod niyon ay umugong ang malakas na tawanan. Wala silang pakailam kahit tagtadin sila ng maliliit na karayom sa katawan.
and trying to present her to the polite society. Paliwanag ni George. Mas gusto pa kasi niyang manood ng anime, maglaro ng computer games, at tilian ang mga kung sino-sinong Asian superstar. Gusto kong mag-mature siya. He could imagine George's little sister, Lara. She looked like a pretty tame and fragile Japanese doll. Pero batang isip pa nga ito. Ayon dito, hindi raw ito nakikipag-date kung hindi lang din naman kahawig ni Uchiha Sasuke o ni Yu-Gi-Oh ang makaka-date nito. "Enough of being a responsible brother, George," Jackson advised. "Bibigyan na lang kita ng babae kung wala kang mahanap." Umungol si George bilang protesta. "Oo nga naman, George. Hayaan mo si Lara sa gusto niya. Eventually, magmamature din yan. Marirealize niya din yun." Sabi niya. "How about you, Cyrus?" Tanong sa kanya ni Leo. "Hindi ko pa sinasabi kay Shanika pero sa palagay ko isasama siya. Hindi lang kami masyadong magtatagal dahil may importanteng protest rally siya na iko-cover kinabukasan. I have to take her home right away." "You are really serious with her, aren't you, man? We've been dating her for almost 3 weeks now, at hindi ka na tumingin sa ibang babae." Punay ni Tyrone. "Ang sabihin mo, halos hindi siya kumukurap kapag magkasama sila ni Shanika." Nangangantsaw na dagdag ni Jackson. "Kaya lang, dapat na seryosohin mo siya." "Hindi ko pa siya girlfriend." Sabi ni Cyrus sa tinig na may halong panlulumo. "Dahil hindi mo pa sinasabi sa kanya kung anong nararamdaman mo para sa kanya." Sabi ni George. "Nasa nang Cyrus na kakilala namin na mabilis pagdating sa mga babae?" "I want to take things slowly with Janica. Ayoko siyang madaliin. Mas gusto ko na sure kami sa feelings namin sa isa't isa bago kami pumasok sa totoong relasyon." Bahagyang umiti si Cyrus. He did not mind even if Shanika was not officially his girlfriend yet. Sapat nang masaya siya kapag magkasama sila. Marami silang common interest. Marami rin silang pinagtatalunan. Masarap kausap ito. She was intelligent. Hindi sila mauubusan ng paksa ng pag-uusap kapag nagtatalo sila. Hindi ito naiilang sa mga sensitibong paksa gaya ng relihiyon, politika, at sex. Dahil na rin siguro, lumaki ito at nabubuhay sa mundo ng dominahan ng mga lalaki. Hindi ito katulad ng ibang babae na ang gusto lamang ay makipagtalo. Nakikinig ito sa paliwanag. Sa kabila niyon ay napaka-inosente pa rin ito. He found that innocence refreshing. "Wala naman kayong date ni Shani ko ngayon at bukas, diba?" Tanong ni Jackson. "Let's play lacrosse tomorrow. Matagal na tayo hindi lumalabas." "Pass muna ako, guys. Kailangan kong umuwi ng maaga." Sabi ni Cyrus. "Teka, anong nakain mo at uuwi ka ng maaga? Matutulog ka? Samantalang sa ating lahat, ikaw ang matatag sa puyatan." Gulat na sabi ni Tyrone. "Hindi niyo ba alam? Lagi niyang ipinagluluto ng lunch si Shanika at pinagbabaunan araw-araw." Pagkukwento ni George. "Last week nga, nagpaluto ng sushi yan kay Lara para gawa ng bento lunchbox si Shanika." "Diyos mio, hindi ko ipagluluto ang isang babae." Mariing sabi ni Jackson. "Siguro, ibibili ko siya ng restaurant pero hindi ko siya ipagluluto araw-araw." "Kung tutuusin, maliit na bagay lamang iyon kumpara sa nagawa ni Shanika para sa akin. She made me a better man." Walang kumontra sa sinabi niya. Alam ni Cyrus, gusto rin ng mga itong
makakita ng isang babaeng kagaya ni Shanika. Ano yan, Shanika? Mukhang masarap yan ah. Wika ng kanyang ninong Jun. Dadatnan siya nitong kumakain ng tanghalian. Shrimp rolls and tomato mousse. Sagot ni Shanika. Tikman yun, ninong. Alok niya. Itatapos lamang ng coverage niya. Kaya sinamantala niya ang pagkakaroon ng bakanting oras para kumain. Tinikman nito ang pagkain. Aba, masarap nga. Ikaw ba ang nagluto niyan? Mabuti naman at sa wakas ay natuto ka ng magluto. Hindi po ako nagluto nito. Pabaon to sa akin ni Cyrus. Halos araw-araw siyang ipinagluluto ng binata ng tanghalian. Kung hindi siya nito sinasadya sa opisina o sa kondo, ay ipinadadala nito sa assistant nito. Sinisigurado nitong hindi siya magugutom. Talaga? Si Cyrus ang nagluto nito? Tila, hindi makapaniwalang sabi ng ninong niya. Hanga ako sa boyfriend mong iyan. Mahigit 20 years na kaming kasal ng ninong mo pero ni minsan ay hindi ko pa siya naipagluluto. Sinika niya ito. Ipagluto mo naman si ninang, ninong. Do you know that it's better than diamond rings? Pakiramdam namin ay magandang maganda kami kapag ipinagluluto kami ng lalaki. Habang sumusubo siya ng niluto ni Cyrus, pakiramdam ni Shanika ay mas maganda pa siya kaysa sa kahit sinong beauty queen. Ikaw, ipagluto mo na ba siya? I care for him. Gusto kong mabuhay pa siya ng matagal. Humalakhak ito. Kitchen nightmare ka nga siguro. Teka, di ba magla-lunch ka kasama ng papa at kuya mo? Bakit kumain ka? Para sa akin, mas masarap ang luto ni Cyrus. Saka sayang ang pagkain kung hindi kakainin. Pinaghirapan niya ito para sa akin eh. Ayon sa mga kaibigan nito, ay gumigising si Cyrus ng maaga para lamang ipagluto siya. Anong ginagawa ko? Ibigay mo na lang yan sa akin. Naku, ninong, hindi pwede dahil baka magayuma ka. Siya kasi ay nagayuma na ni Cyrus. Hindi na ito maalis sa kanyang isip at puso. Kahit sa pagtulog niya, ay laman ito ng kanyang panaginip. Mamaya ay magde-daydream ka kay Parin Cyrus. Malilate ka na naman sa date niyo ng papa mo. Baka masermonan ka nun. Eksaktong alas 12 ng tanghali, dumating si Shanika sa Sogo Hotel. Nadatnan niya roon ang papa at kuya niya. Hi pa! Pasiglang bati ni Shanika rito. Humalik siya sa pisngi nito at bumaling siya sa kuya niya. Kumusta ang gisahan sa kongreso, kuya? Okay lang. Murder ka na. Utos nito. Chicken salad and terrier. Sabi niya sa waiter nang lumapit ito. Busog pa siya sa luto ni Cyrus. Yan lang banda kakainin mo? Tanong ng kuya niya. Chocolate cake. Dagdag ni Shanika bilang dessert. So, do we have another heart-stopping project? The drug cartel exposed was a success. Pinag-usapan din iyon hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga international arena. Nagsasagawa na ng sariling investigasyon ng Kongreso. Wala pong bagong in-depth report sa ngayon. Sagot ng kuya niya. Is it true that you are dating Cyrus Anger? Sabat ng kanyang papa. Saglit na pinag-isipan niya ang isasagot niya. Yes pa, we are dating. Sagot ni Shanika. The corner of her father's lips twitched. Ibig sabihin yun, kinokontrol nito ang galit nito. Your brother told you to stay away from him. Bakit hindi ka sumunod? He is just a playboy pa. Hindi siya kriminal. Saka matanda na ako. I know what I'm doing. Cyrus and I get along. He's nice and intelligent guy. You will like him once you get to know him.
Mabait siya dahil hindi pa niya nakukuha ang gusto niya. Maanghang na sabi ng kuya niya, "You don't know him personally to judge him. Ang nakikita lamang ng mga ito ay ang mga nakasulat sa mga magazines at scandal sheets. Walang alam ang mga ito sa tunay na nararamdaman ni Cyrus. When he told her that he felt empty with those girls he used to date, she knew he was a lonely man. She wanted to fill the emptiness in his life." "Kapakanan mo ang iniisip namin." Mariing wika ng kuya niya. "Thanks, but I can handle this. Pinagkakatiwalaan niyo ako sa mga sensitive reports. Ilang beses ko nang naisugol ang buhay ko. Kung tutuusin, mas maliit na problema si Cyrus. Walang masama kung mag-detate kami." "Umaasa ka bang seseryosohin ka niya? Get real, Shanika. Noong una pa nga lang ay nagtaka na ako kung bakit kanya idinetate. Kung yung magagandang babae ay nauuto niya, lalo na ikaw." Dagdag na sabi nito. Parang may dumagaan sa mabigat niyang dibdib. "Bakit? Dahil hindi ako maganda according sa standard meter mo? Wala na akong karapatan na seryosohan ni Cyrus? Just because I'm not a supermodel or Hollywood star type?" She felt insulted. Wala ba siyang karapatang maging masaya? Isa pa, wala bang konsiderasyon ito sa nararamdaman niya? Kung gusto nitong sabihin sa kanya na hindi siya kagandahan, hindi siya dapat tapakan ito. "Your brother is right, Shanika. Hindi ikaw ang tipo ng babaeng tototohanin ng lalaking iyon." Sabi naman ng kanyang ama. Pakiwari ni Shanika ay pinukpok ng malaking maso ang kanyang puso. Pati ito ay mababa ang tingin sa kanyang pagkatao. Gusto ni Shanikang magprotesta, pero pinili na lamang niyang manahimik. Ano nga bang laban niya sa mga ito? "Kung seryoso sa sayo, pupunta siya sa bahay natin." Wika ng kuya niya. Huminga si Shanika ng malalim. "Excuse me, I will just go to the ladies' room." Sabi niya in a controlled voice. Umalis na siya bago pa matagdagan ang pang-iinsulto ng kuya niya. Nang makarating si Shanika sa ladies' room, ay nagkulong agad siya sa isang cubicle at doon umiyak ng umiyak. Noong bata pa siya, ay nagagalit ang kanyang papa kapag umiiyak siya. Wala raw itong anak na iyakin at mahina. Natuto si Shanikang kontrolin ang mga luha niya kapag kaharap niya ang mga ito. Umiyak lamang siya kapag nag-iisa na siya. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko para ma-appreciate ako. When will you appreciate the real me?" Tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya iyon dahil si Cyrus ang tumatawag. Gusto niyang makausap ito. Baka sakaling gumaan ang kanyang pakiramdam. "Hello? Shanika, hey, are you crying?" Tanong nito. "Hindi, masakit lang ang lalamunan ko." Palusot ni Shanika. "Yung totoo. Kasama ko nagla-lunch sino papa at kuya. Nalaman nilang tungkol sa akin at nagalit sila." Hula ni Cyrus. Oo. Mahinang sagot ni Shanika. Pero hindi iyon ang iniiyak niya, kundi ang kawalan ng mga ito ng kumpiyansa sa kanya. Na parang ubod siya ng pangit. Hindi siya katulad ng mga model type. Pero maganda siya. Cyrus said so. He said she was like a little doll. Masarap daw siyang titigan dahil paganda siya ng paganda. Hindi ba nakikita ng papa at kuya niya ang nakikita ni Cyrus? "Huwag ka nang umiyak." "Ayokong umiiyak ka dahil sa akin.
Pupunta ako riyan. Kakausapin ko ang papa at kuya mo. Pupunta ka rito? Pero... Don't worry. I'm sure they won't skin me alive. Pagkatapos mag-retouch ng makeup, ay bumalik na siya sa mesa. Gumamit siya ng eye drop para hindi mahalata ang pamumula ng kanyang mga mata. Ano kayang gagawin ng mga ito kapag nakaharap na si Cyrus? Hindi kaya maghoramentado ang mga ito? Good afternoon. Napalingon silang mag-aama sa direksyon ni Cyrus. Magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ni Shanika. Pero kalmado siya dahil alam niyang kakampi niya ito. I did not expect to see you here, Shanika. Sabi nitong kunwari ay hindi nito alam na nandoon din ang papa at kuya niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinalikan iyon. I'd like you to meet my family. This is my father, Mark Estrada, and that's my brother, Desmond. Cyrus Anger, sir. Kinamayan nito ang dalawang lalaki. Join us, young man. Wika ng kanyang ama in a very polite way. Thank you, sir. Your newspaper is the first paper I read every morning. I like the balanced reporting. The news are now sensationalized. He was trying to charm her father. Bahagyang umaliwalas ang mukha ng kanyang papa. Gusto nitong napupuri. It's nice to know that you are intelligent reader. Ngumiti si Cyrus. Pagkatapos, ay bumaling ito sa kuya niya. Desmond, right? Your drug cartel exposed was a bomb. Congratulations. Puri ni Cyrus sa kuya niya kahit dapat ay dito mapunta ang credit. Thanks. So, what do you do, Mr. Anger? Tanong ng kuya niya. I run Valle de Esperar. It's a family-owned vineyard in France. Oh, really? I'm more familiar with your escapades with women. Pasa rin dito ng kuya niya. Napapikit si Shanika. Talagang mainit ang dugo nito kay Cyrus. That's history. I'm dating your sister now. Yes, you are dating her until she becomes part of your history. Tumigas ang anyo ni Cyrus. Your sister is a special woman with unique beauty. I highly thought she would just be a part of history. We are dating seriously. Mabuti at nakita ko kayo ngayon. Ipapaalam ko sana si Shanika. Gusto kong formal na umakyat ng ligaw sa kanya. Pwede ba akong dumalaw sa bahay niyo? At pwede ba ngayong weekend? Tita, sarapan mong luto ha? Wika ni Shanika kay Tita Jelly habang nagbe-bake ito ng pie para sa hapunan ng gabing iyon. Para hindi na umuwi si Cyrus. Malamang ako nang pakakasalan niya at hindi ikaw. Tita naman. Niyakap ni Shanika ito. Alam mo bang nagulat ako nang humarap siya kanina kay papa at kuya para sabihin na dadalaw siya rito. He must be a really brave man to be able to face those two. Kumudlit siya sa cream na topping ng pie. He is exactly that. He managed his family vineyard in France. Sanay siyang makihalabilo sa iba't ibang tao. Hindi lamang niya masabi na nagawa nitong makakuha ng impormasyon sa drug syndicate ng notorious na si Enzo Cashier na dahilan kung bakit lalong sumikat ang papa at kuya niya sa mundo ng pagpapahayag. What's important is that he makes you happy. You are one lucky girl to find a man like that. Kung mas bata lamang ako ay aagawin ko siya sa'yo. Napahagikik sila nang pumasok ang kuya Desmond niya. Kumunot ang mga noon nito nang makita siyang nakapalda. Bakit yun yung nasuot mo? Dahil ito ang uso.
katwira ni Shanika. Naningkit ang mga mata nito. Hindi bagay sa yung sumusunod sa uso. Naiingit ka lang dahil hindi ka makapagpalda. Kantsaw ni Shanika rito. Hindi na siya balat si Buyas kapag may crass remark ito sa kanya. Mas naniniwala siya kay Cyrus. He never failed to tell her how beautiful she was whenever they met. Huwag mo ang pag-initan ng suot ni Shanika. Saway rito ni Tita Jelly. Ano kailangan mo? Ngumiti ito nang makita ang apricot raspberry pie na ibinibake ng tita niya. Wow! Ipagtrama ko niyan mamaya, tita. Kakainin ko pagbalik ko. O bakit? Saan ka pupunta? May pupuntahan kami ni Papa na importanteng meeting. Baka doon na rin kami mag-dinner. Ha? Pero dadating si Cyrus, kuya. Dito siya magta-dinner. Paalala ni Shanika rito. Iyon na ang pagkakataon ni Cyrus para patunayan sa mga ito na seryoso ito sa kanya. Na hindi ito ang Cyrus na nababasa ng mga ito sa gossip sheets. Gusto niyang ipakita sa papa at kuya niya na hindi siya nagkamali sa pagpili rito. Shanika, importante ang meeting na pupuntahan namin ni Papa. Uunahin pa ba namin si Cyrus kaysa ron? Saka ikaw ang dadalawin niya at hindi kami. Gusto rin niyang makausap kayo ni Papa. Kung alam niyong may meeting kayo, sana hindi na lamang niyo pinapunta rito yung tao. Ano na lang sasabihin ni Cyrus kapag hindi niya kayo nadatnan dito? Ngumisi ito. Wala siyang kailangan sabihin. Saka siyang may gustong pumunta rito. Hindi namin bibitbitin ng Papa ang bahay. Si Tita Jelly na lang paharapin mo sa kanya. Hindi ni Shanikang napigilang umiyak nang lumabas ito ng kusina. Bakit ganun sila, tita? Bakit hindi nila magawa ang mga simpleng bagay na magpapasaya sa akin? Dadalo lang naman si Cyrus, ah. Dahan na. Siguro hindi lamang sila boto kay Cyrus para sa'yo. Kaya nga po gumagawa ng paraan yung tao para maipakita na hindi siya masama. He deserves a fair chance. Sinadya nilang mapahiya ako. Why do they hate me? Parang ayaw nilang maging masaya ako. Parang hindi nila mapagkatiwalaan ang judgment ko kapag labas na sa trabaho ang mga desisyon ko. Parang hindi mo kilala ang papa at kuya mo. Masyadong mapride ang mga ayon. They hated to be proved wrong. Pakiramdam kasi nila ay lagi silang tama. Paliwanag ni Tita Jelly. They don't like Cyrus. Ang alam nila ay paglalaroan ka lang ng tao. Pero anong ginawa ni Cyrus? Hinarap niya ang papa at kuya mo. At ngayon dadalawin ka pa niya rito. Ginagawa lamang ng papa at kuya mo ang ginagawa nila para masagip ang kanilang pride. Bakit puro pride ang pinapairal nila? Hindi man lang nila naiisip na nakakasakit na sila ng damdamin. Hindi lamang siya ang nasasaktan, kundi pati si Cyrus. Niyakap si Shanika nito. Tumahan ka na. Nandito pa naman ako, di ba? Ngumiti siya. Kinagabihan, ay bisita ni Shanika si Cyrus. Mukhang nagpapakitang gilas ito dahil dumating ito bago ang takdang oras na sinabi nito. Iyon nga lang, wala naman doon ang dalawang taong gusto nitong ma-impress dito. Hinampas ito ng tita niya sa balikat. Ito naman? Tita na lang itawag mo sa akin. Bumalik ka rito, iho, ha. Turuan mo ako ng mga recipes na alam mo at salamat sa pagkaing dala mo. Thanks for nice dinner, Mom. I really enjoyed it. Sabi ni Cyrus sa Tita Jelly niya pagkatapos nilang kumain ng hapunan. Sure, tita. Magdadala po ulit ako sa sunod. Iniwan sila ni Jelly para magkasarilinan sila. Sa buong panahong naghahapunan sila,
ay palaging ang tita niya ang kausap nito. Ibinuko si Shanika ng tita niya rito. Sorry, hindi natin nakasama si napapad kuya. Sabi niya nang ihatid niya ito sa kotse. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Hey, bakit ka naman magsasorry? Sinabi mong may importanteng meeting sila, diba? I really don't mind. Saka nandiyan naman ang tita mo para i-entertain ako. Next time na lang siguro kami magkakwentuhan ng papa at kuya mo kapag hindi na kami busy. O kaya ay yayayain ko silang mag-golf. Thank you, ha. Nag-aalala siya dahil baka ni-insulto ito sa hindi pag-arap dito ng papa at kuya niya. Next time, titiyakin kung hindi sila aalis. Next week, may charity ball ang family ni Naleo. I want you to come with me. Nagningning ang kanyang mga mata. Really? Pakiramdam niya ay si Cinderella siya na niyaya ng prinsipes isang ball. Sigurado ka? Oo, gusto kong kasama ka. Pati sa susunod na parties at sa mga susunod pa. It means I have the word of other woman from you? Hinawakan nito ang buhok niya. I don't care about them. I only care about you. I'm all yours, Shanika. Kumuhit ang mga ngiti sa labi nito. Those were the sweetest words she had ever heard. It was like a dream, but he was sweeter than a dream. Sana ay hindi matapos iyon. I think this will be a very nice day. Mahinang sabi ni Shanika at saka iniulat ang kanyang mga kamay. Nakatambay sila mga photojournalist sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue habang pinagmamasdan ang pagtitipon-tipon ng mga realista. Kasalukuyang ginaganap ang hearing sa Kongreso tungkol sa Drug Syndicate Expose. Sangkot ang ilang malalaking pangalan sa mundo ng politika, military, at business sector. Anong oras ka umuwi kagabi? Tanong ni Anton, isa sa mga kasamahan niyang photojournalist na nag-cover ng charity ball na dinaluhan nila ni Cyrus ng nagdaang gabi. Naging maugong ang kanyang pangalan dahil kasama niya si Cyrus. And like what he promised, he didn't take his eyes off her the whole time they were at the party. Mga 12 midnight, nasa bahay na ako. Sagot ni Shanika. Ikaw, mukhang antok na antok ka. Ay, ingit na ingit nga ako sa inyo dahil maganda ka pa rin kahit puyat ka. Dahil yun sa kadate mo kagabi, no? Tumawa lamang si Shanika. Kahit puyat at pagod siya, maisip lamang niya si Cyrus ay nawawala na ang pagod niya. Naputol ang pag-uusap nila nang magigirian ang mga realista at mga riot ng pulis. Naglagay kasi ng barikada ang mga pulis sa harap ng St. Luke Parish para hindi makalapit ang mga realista sa batasan. Ang mga realista naman ay nagpupumulit sa harap mismo ng batasan magpoprotesta. Tila may sariling buhay ang kanyang mga kamay na mag-click sa camera para i-cover ang lahat ng pangyayari. She felt her heart pumping. This was what she loved. The tension, the danger, and the action. Padaanin niyo kami! Sigaw ng ilang realista habang tigas ang pagbabanta ng mga pulis na huwag makalusot ang mga ito sa barikada. Maya-maya pa ay umulan na ng bato na nagmula sa hanay ng mga realista sa likuran. Nagtago sa shield ang mga pulis habang ang ibang realista ay hindi alam kung paano pipigilan ang mga namamato sa likuran. Dahil pati sila ay natatamaan na. Aray,
Sabi ni Shanika nang tamaan siya ng bato sa braso. Subalit kailangan niyang ituloy ang trabaho. Isa pa, sanay naman siyang masaktan at masugatan sa mga rallies at iba pang mga peligrosong coverage. Tila nahinig ang kanyang mundo nang tamaan siya sa noo ng isang malaking bato. Binaliwala ni Shanika iyon dahil marami siyang magagandang eksena na kinukunan. Subalit hindi mawala ang sakit. Naramdaman ni Shanikang mahapdi iyon at may mainit na likido na umaagos sa kanyang mukha. Kinapa niya ang nasaktang noo. Pagtingin niya sa kanyang kamay ay may dugo roon. Shanika, may sugat ka. Sabi ni Anton, sabay kuha ng larawan sa kanya. Sa noo ka lang ba natamaan? Tanong kay Shanika ng kanyang ama nang dalawin siya nito sa condo unit niya. Kasama nito ang kuya niya. Hindi siya umalis ng batasan kanina. Tinalian lamang niya ng panyo ang sugat para maampat ang pagdurugo niyon. Opo, at may pasa ako sa braso. Mas sikat ka na kaysa sa akin ngayon, samantalang pinaputok mo lamang ang noo mo. Ani ng kuya niya. Natawa si Shanika. Ang balita ko nga ay kasama ako sa headline news. Sa mundo ng pagbabalita, laging importante ang buhay ng tao. Kaya kapag may namamatay o nasasaktan, laging inuuna ang mga casualties. At dahil kasama siya sa mga nasaktan kanina, kaya nasama siya sa balita. Kung gusto mo, sabihin mo kay Papa na ikaw ang mag-cover sa susunod na rally. Magpampas ka ng batuta sa mga riot police. Maganda ang kuha mo kahit injured ka, Shanika. Kaya yun na ang nilagay ko sa front page. Sabad ng kanyang papa. Mas gusto ko nga na picture mo habang injured ang ilagay sa front page. Kaso, sabi ni Papa, mas madrama raw ang kuha mo habang nagigirian ng mga pulis at mga realista. Kaya yun ang inilagay niya. Nagkukwentuhan pa sila kung ano ang nangyayari sa rally at sa hearing nang tumunog ang doorbell. Tumayo siya para pagbuksan ang kumakatok. Mabilis niyakap siya ni Cyrus pagkabukas niya ng pinto. God, I'm so glad you are alive. Narinig ko sa news ang tungkol sa'yo habang pauwi ako, galing sa Tagaytay. San ka nasaktan? Okay ka lang ba? Kamusta? Just a little gash on my forehead. It's nothing serious, okay? Nalaki ang mga mata nito. Nothing serious? Laki-laki ng sugat mo na hindi pa nga yata nalalapatan ng first aid yan. Dapat kang madala sa ospital. Halika, ipagamot natin yan. Cyrus, calm down. Pumasok ka muna sa loob. Naroon si Papa at Kuya. Sige, ipagpaalam na rin natin sa kanila. Pumasok ito sa loob. Good evening. Bati ni Cyrus sa Papa at Kuya niya. Ipagpapaalam ko po sana si Shanika. Dadalhin ko siya sa ospital para matingnan ng doktor ang sugat niya. Tumawa ang kuya niya. Samantalang, umiling-iling naman ang kanyang ama. Hindi na kailangan. As you can see, my sister is perfectly fine. Gusto ko lang makasiguro na wala siyang ibang pinsala. Stop treating her like a sissy. Sabi ng kuya niya. I'm not treating her like a sissy. Injured si Shanika. She needs medical attention. If she needs medical attention, there's the first aid kit in her cabinet. Sabad ng kanyang papa. Hindi mo kailangan dalhin pa siya sa ospital. It's just a busted forehead, nothing more. Tila magpoprotesta pa si Cyrus, ngunit namagitan na siya bago pa magkagulo. It's okay, pa. Let me handle this. Tumayo ang kanyang papa.
Let's go, Desmond. Yaya nito sa kuya ni Shanika. Bago lumabas ng unit niya, ay bumaling pa ito kay Cyrus. Young man, my child is not a lame, so stop treating her like one. Hindi ko ho inisip kahit kailan nalampak ka. Nakatiimbag ang nasabi ni Cyrus. I'm just worried about you. Tumabi si Shanika dito at humilig sa balikat ni Cyrus. Alam ko naman na nag-aalala ka lang sa akin. Huwag mo nang pansinin mga sinabi ni Papa. Tumawag sa akin si Dominic. He told me you looked bloody on TV. Natural na matakot ako para sa'yo. Baka seryosong injury mo. He exaggerated it a bit. Tatawa-tawang sabi niya. Exaggerated din ang tingin mo sa'kin, kaya ayaw mo magpa-confine sa ospital? Kaya ba todo ang tanggi mo kanina? Huminga siya ng malalim. Not really. Pero sa trabaho namin, natural lang masugatan at masaktan. Hindi na namin iniinda. Natural na nga ang mga ganitong aksidente, kaya masanay ka na, okay? No, hindi ako masasanay. I can't bear to see you hurt. Madamdaming sabi ni Cyrus. Siguro kailangan kong patunayan sa'yo na okay lang ako. Hinawakan niya sa mukha si Cyrus at hinila ito pababa patungo sa kanyang labi. It was unlike the sweet, gentle kiss they used to share before. Naingganyo siyang kalasin ang pagkakabotones ng polo nito at pinagala niya ang kanyang kamay sa balat nito. Napangiti siya nang umungol ito. Touch me, she commanded. But, no buts. Putol niya sa sinabi nito. Don't stop kissing me. I don't want you to stop. I want this night to be ours. Right here, right now. Tumiyad siya para muling paglapitin ang kanilang mga labi. When their lips joined again, both of them knew there was no turning back. Wake up, sleepyhead. Dahan-dahang dumilat si Shanika. Nagulat pa siya nang makita niya ang mukha ni Cyrus na malapit sa mukha niya. Nandito ka pa? Pagkasabi niyon, ay dali-daling nag-iwas siya ng tingin. Nakaramdam siya ng hiya nang maalala niya ang naganap ng nagdaang gabi. They made love until dawn. What kind of question is that? Akala mo ba ay aalis na ako nang tulog ka? I'm not a monster that vanishes in the light of day. I'm sorry. I just never thought you would stay. Sabi niya. Dinampian siya nito ng masuyong halik sa noo. I can't bear to leave you alone. Thank you for being patient with me last night. Alam kong wala pa akong masyadong alam. Kumuha ito ng iilang hibla ng kanyang buhok at iniikot iyon sa daliri nito. I'm glad na wala ka pang experience, Shanika. I'm very willing to teach you everything. Okay lang sa'yo kahit hindi ako katulad ng ibang babae? Pinahinto siya nito sa pagsasalita sa pamamagitan ng isang halik. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila. Lovemaking is not sport, Shanika. It's an expression of love and affection. It should be a communication between two people who care for each other. And don't dare compare what we had to a meaningless coupling. Special to para sa akin. Mahabang paliwanag ni Cyrus. Me too. Napaiyak pa nga siya nang maabot niya ang sukdulan dahil sa tindi ng emosyong naramdaman niya. It was too perfect, Cyrus. It will always be perfect for us. I love you, Shanika.
bulong ni Cyrus. Masuyong ikinulong ni Shanika sa kanyang mga kamay ang mukha ni Cyrus at tinitigan niya ang mga mata nito. Gusto niyang malaman kung nagsasabi ito ng totoo. I'm serious. Wika nitong waring nabasa ang naglalaro sa kanyang isip. Iyon ang nararamdaman ko, Shanika. It's not something I say in the throes of passion. Sinabi ko iyon sa'yo ngayon na pareho tayong normal at gising. I love you even before we made love. I love you too. Yumakap si Shanika rito. He buried his face in her hair. Natatakot kasi ako na hindi ka maniniwala sa akin. But I want you to know that I love you even we didn't make love last night. Hindi naman kita minamadali. I just wasn't able to resist you. Sabi ni Cyrus at sa kapabirong kinagat ang kanyang tenga. Natuwa si Shanika. I didn't want you to resist me. Piliyang sabi ni Shanika at sumeryoso siya. You showed me what I was missing. It's love. The feeling of being in love and making love. You don't know how making love with you means to me. It made me whole, Shanika. It's like making real love for the first time in my life. Unting-unting bumaba ang ulo nito. Alam ni Shanika ang pakay nito. Pumikit siya at hinintay na lumapat ang mga labi ni Cyrus sa kanyang mga labi. Pero walang labi ang lumapat sa kanya. Nagtatakang dumilat siya. Pero agad ding nabura iyon. Kailangan kang madala sa ospital. Gusto kong ma-check ng doktor ang sugat dyan sa noo mo. Nag-aalalang sabi ni Cyrus. I'm okay. Nakita mo naman, diba? Numiti siya ng makahulugan. At agad ding sumeryoso ito. Gusto ko lang makasigurado. I promise to take care of you, remember? Bumangon ito at hinila siya patayo. Come on, I will give you a nice shower session kapag sumama ka sa akin sa hospital. Deal. Iginahala ni Shanika ang kanyang mga mata sa kabuuan ng Grand Ballroom ng Sogo Hotel. Punong-puno iyon ng mga tao. Hindi nakapagtataka iyon dahil launching ng bagong sparkling wine, kaya host ng party ang mama ni Cyrus. It had been more than a month since they were seen in a public as a couple. Noong una ay marami ang nagsasabing hindi sila magtatagal ni Cyrus. But their relationship was getting stronger each day. Boto ang mga magulang nito sa kanya. Her father didn't like it a bit, and so did her brother. Isang dangerous man pa din ang tingin ng mga ito kay Cyrus. Mabuti nga at nakumbinsin niya ang mga ito na dumalo sa pagtitipong iyon. Pareho sila ni Cyrus na may hawak na flute ng champagne habang nakikinig sa pag-uusap ng mga tao sa mesa. Kasalukuyang pinag-uusapan ng kanyang papa at ng mga magulang ni Cyrus ang tungkol sa lumalalang economic crisis sa Pilipinas at kung paano masusugpo iyon. Kung nabobore ka sa usapan nila, sumayo tayo. Pulong ni Cyrus sa kanya. Masakit ang mga paa ko, kaya kahit gusto kong magsayaw, hindi pwede. Sagot ni Shanika. Huwag na lang kung ganun. Sabi ni Cyrus. Mukhang magkasundo na ang daddy ko at ang papa mo. Baka bumait na sa akin ang papa mo. Bulong ni Cyrus sa kanya. Next time, iyain mong mag-golf ang daddy mo. Tapos, sabihin mo sa kanya, nagiyain niya si papa. Natitiyak kong hindi makakatanggi si papa. Ang kuya mo kaya, kailan babait sa akin? Tanong ni Cyrus. Bigyan mo ng girlfriend. Nagsusungit lang yan dahil hiniwalayan siya ng girlfriend niya kung kailan nagpaplano na siyang magpropose dito. Ouch! Na
nakangiwing sabi ni Cyrus. Kaya sobrang sungit niyan kagaya ng mga matatanda. I understand. She excused herself when she received the call from her Ninong June. Hello, Ninong. Kamusta ang Cambodia? Nasa Cambodia ito para sa isang coverage. Shanika, you have to fly to Jakarta now. There's a volcanic eruption sa Sumatra. Which one? Yung nilundol last month na pinuntahan ko? Oo. Sagot nito. Naka-reserve na ang ticket mo para sa 2 o'clock flight mamaya. So pack your things. Kailangan mo na magpunta sa airport. What? Sabi ni Shanika. But I'm in the middle of launching party. I know. Ako na sanang lilipad sa Indonesia pero hindi pa ako makakaalis dito. The travel agent will meet you at the airport. Sabi nito. Okay. Sabi na lamang ni Shanika. May problema ba? Tanong ni Cyrus nang ibalik niya ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Sinong tumawag sa'yo? Si Ninong June. Kailangan ko raw pumunta sa Indonesia dahil sa isang volcanic eruption doon. Sagot ni Shanika. Diba kagagaling mo lang doon dahil sa lindol? Mukhang may kinalaman sa pagsabok ng bulkan ang lindol na yon. 2 o'clock daw ang flight ko eh. Sinipat niya ang suot na relo na regalo nito sa kanya. Cyrus, it's already 11. Baka may iwan ako ng flight ko. Halika, ipagpapaalam kita. Sabi nito, nagulat ang lahat ng malaman ng balita tungkol sa pagsabog ng bulkan. Oh my God, I should send donation to those poor people soon. Sabi ng mama ni Leo. I'm willing to help too. Sabi naman ng mami ni Cyrus na sa Tita Carol. I'm sorry that I have to spoil your fun but I really have to go. I have a flight to catch. Humalik siya sa pisngi ni Tita Carol. I will visit you once I'm back, Tita, okay? Take care, Iha. Sabi nito. Ihahatid na kita. Pagbobolontaryo ni Cyrus. Tinapik ito ni Desmond sa balikat. Ako na ang bahalang maghatid sa kanya. Halatang nagulat si Cyrus. Akmang magpoprotesta ito, pero sumabad siya. Si kuya na lang maghahatid sa akin, Cyrus. It's bad enough that I'm leaving this party. Kailangan mong alalayan ng mami mo sa pag-entertain sa basita. He kissed her deeply on the lips. Basta mag-iingat ka ron, ha? Keep in touch, babe. Kakain ka sa oras, okay? Tumango si Shanika. Salamat, kuya. Sabi niya kay Desmond habang patungo sila sa parking lot. Hindi kasi siya magiging komportable kung si Cyrus ang maghahatid sa kanya sa airport. Baka hindi siya tumuloy dahil ayaw niyang mahiwalay rito. Ayoko lang na magtalo kayo ni Cyrus. Sabi nito. Napakunot-noo siya. Bakit naman kami magtatalo? Tanong ni Shanika. Mula nang magkaroon sila ni Cyrus ng relasyon ay hindi pa sila nagtatalo. Marunong silang magpasensya sa isa't isa. Because you left the party for the coverage. Hindi mababaw si Cyrus. Naiintindihan niyang trabaho ko. Siya rin naman kasi bumubiyahe sa abroad, di ba? But I bet he would travel half away around the world if you tell him to come. Mag-iba kayo, Shanika. Sa ngayon, inaiintindihan ka niya dahil nagsisimula pa lamang ang relasyon niyo. But for how long? Kapag sunod-sunod na ang mga hindi mo pagsipot sa mga usapan niyo. Kapag lagi ka nang late sa mga gatherings at hindi ka nakakapunta sa espesyal na okasyon, ay mapapagod din siya sa'yo. No, Cyrus is a very patient guy. Do you know what they say about reporters? Our love life sucks. Hindi tayo maiintindihan ng mga tao sa paligid natin. Look at me.
I'm at the peak of my career pero wala naman si Marga. Iniwan niya ako kahit nag-propose na ako ng kasal sa kanya. Hindi raw niya kayang mabuhay kasama ako. Lagi lamang daw siyang mag-aalala at masasaktan. Iyan din ang mangyayari sa'yo. It would have happened to her father too. If her mother did not pass away, iniwan na nga lang nito ang kanyang papa sa ibang paraan. She died of heartache because she felt rejected. Iba si Cyrus, kuya. Hindi siya katulad ni Marga. We can work it out. Huwag ka nang umasa. Sige nga, sino sa mga kasamahan natin ang may matatag na relasyon? Mangilan-ngilan lang. At dahil lang galing din sa media ang mga partners nila, kaya nagkakaintindihan sila. Walang ibang makakaintindi sa'yo kundi kami lang ni Papa. Parang sinabi nito na dapat ay dito at sa kanyang papa lamang umikot ang kanyang mundo. Na wala siyang ibang makakaramay sa buhay kundi ang mga ito rin. She loved Cyrus. He showed her a different kind of world from the chaotic world she lived in. He made her feel protected and loved. I will prove you and Papa wrong, kuya. Hindi ako matutulad sa inyo na iniwan ng mga mahal nyo. Hindi ako iiwan ni Cyrus. Sa isip na lamang ni Shanika sinabi iyon dahil ayaw niyang makipag-argumento rito. Shanika felt battered when she reached Cyrus Condominium. Alauna na ng madaling araw noon. Galing siya ng Albay para i-cover ang pagsabog ng bulkang Mayon. Naubusan siya ng seat sa flight pabalik ng Maynila. Kaya pinilit na lamang niya ang ibang mga kasamahan niya na umarkila na lamang ng van pabalik sa Manila. Pinagbuksan siya ng pinto ng pupungas-pungas na katulong ni Cyrus. Pasensya na kung nakaabala ko. Nasaan ang Sir Cyrus mo? Kanina pa po niya kayo hinihintay, ma'am. Nang tanawin niya ang mesa, ay nakita niyang nakayukyuk doon si Cyrus. Natatakpan ang mga pagkaing inihanda nito. Patay na ang kandila. Tunaw na ang yelo sa ice bucket. At hindi man lang nagalaw ang champagne. Bakit hindi mo siya pinapasok sa kwarto niya? Ang sabi po ni Sir, hayaan lang daw po namin siya. Ayaw nga po niyang ipagalaw ang mga pagkain. Sige, ako nang bahala sa kanya. Lumapit siya kay Cyrus. Masuyong hinaplos ni Shanika ang buhok nito nang makalapit siya rito. Ngayon na lamang sana sila magdi-date dahil hindi nagtatagpo ang mga schedule nila. Pero na-late pa rin siya sa usapan. Cyrus, wake up. Nandito na ako. Namumungay ang mga mata nito nang mag-angat ito ng tingin. Babe, inihilamos nito ang mga kamay sa mukha nito. Eh, hindi ko na malayang nakatulog ako. Sinipat ni Cyrus ang suot na watch. It's 1 in the morning. Bakit ngayon ka lang? Eh, hindi ako nakahabol sa flight kanina eh. Kaya napagkasunduan namin ng mga kasamahan ko na mag-travel na lang by land. Natagalan tuloy kami. Sana'y sinabi mo sa akin. Pinusundo na lang sana kita ng Learjet. Di ba kinamit iyon ng mami at daddy mo papuntang Napa Valley? Well, there's always Dominic's Learjet. Dalawa pa yun. Dominic's family owned Royal Air, isang airline company and several chartered planes. Hindi na. Ayoko nang makaabala sa inyo. It would be such a bother anyway. Nasanay siyang inaayos ang sariling problema. Kahit kailan ay hindi siya humingi ng pabor kay Cyrus, lalo na at kaya niyang ayusin ang mga sariling problema niya. Iyon ang turo ng kanyang papa. Boyfriend mo ako, Shanika. Sabi ni Cyrus na tila nagpipigil na humalagpos ang galit. I want you to bother me.
para naman maramdaman ko na aalala mo ako at kailangan mo ko. Kung may hindi ka kayang gawin, nandito ako para tulungan ka. Mainit marahil ang ulo ni Cyrus dahil kagigising lamang nito. Hinaplos ni Shanika ang mukha nito. Huwag ka nang magalit. Nandito naman ako eh. Saka lagi kitang naaalala. Here. Inalapag ni Shanika sa harap nito ang isang bato. Para sa'yo yan. What's this? Inexamine nito ang bato. A pumice rock? Ikinuha kita ng remembrance sphere doon habang nagkakagulo sa evacuation centers ng mga residente. Nagdadagsaan naman ng mga turista para panoorin ang pagsabog ng bulkan. Pagkukwento ni Shanika. Come here. Sabi ni Cyrus at hinila siya nito paupo sa kandungan nito. Next time, isipin mo rin ako. Hindi lamang para sa remembrance. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo para hindi ako nag-aalala. Gusto ko sanang tumawag sa'yo paminsan-minsan. Wala lang signal eh. Hindi ka nasabugan ng bulkan? Hinagot siya nito ng tingin. No, I'm perfectly saved. Sinulya pa ni Shanika ang hindi nagalaw na pagkain. I'm sorry about the dinner. As long as you're safe. I will make it up to you, Cyrus. She brushed her lips softly against his, and she felt him shiver. Then he put his arms around her and kissed her fiercely. She knew it was just the start of a long night of loving. Wake up, babe. Palambing na sabi ni Shanika kay Cyrus. She woke him up with kisses. I have a surprise for you. Breakfast in bed? Umungol ito at saka ipinulupot ang braso nito sa kanyang bewang. Then he pulled her down on top of him. You are all I want for breakfast. At sinimulan siya nitong halikan sa leeg. She could not help but giggle. Cyrus, baka wala ka pang energy para dyan. Nasabi sa akin ni Aling Teldy na hindi ka pa kumakain ng hapunan dahil sa paghihintay mo sa akin. Kaya kumain ka na muna, please. Ayoko rin pinababayaan mong sarili mo. He embraced her so tightly their bodies were almost one. I just missed you, babe. Ilang araw na kasi tayong hindi nagkasama. I miss you too. Inalikan ni Shanika ito sa mga labi. Kung pwede nga lang, ay hindi na siya aalis sa tabi nito. Get up. Let's have breakfast together. Ikaw ba nagluto nito? Mukhang masarap pa. Nagpaluto ako kay Aling Teldy. Tapsilog ang favorite Filipino dish nito, kaya iyon ang inihanda ni Shanika. Gusto kong makabawi sa'yo. Gusto mo talaga makabawi sa akin, ha? Sa bagay, marami ka ng utang sa akin. Tumikim ito. Pwede ka bang magbakasyon next month? Gusto ko kasing sumama ka sa akin sa France para maipasyal kita sa vineyard. Natigilan si Shanika sa aktong pagsubo. Titingnan ko ha, magpapaalam ako kay Ninang June. Pero duda siya kung papayagan siya nito. Kulang sila sa tao. Ang stringer ay nag-resign na. Wala pang papalit kung sakaling mag-leave siya sa trabaho. Papayag yun. Kampanting sabi ni Cyrus. Hinawakan nito ang kanyang kamay. I have something important to tell you. Dapat nga ay sa dinner ko pa kagabi sinabi. Tumunog ang kanyang cellphone. Excuse me, Cyrus. Sinagot niya ang tawag. Hello, Ninong. Masiglang bati niya sa Ninong June niya. Kadarating ko lang kaninang umaga. Shanika,
The Israeli forces had just attacked Lebanon. You have to fly Bureau now. Sabi nito, Secretary ni Sir Joel ang magdadala ng allowance at ng plane ticket mo. Meet her at the airport cafe at 10. 11 o'clock ang flight mo. What? Sabi ni Shanika. Ngayon ako mismo aalis. Hindi ko pa nga na-empake yung mga gamit ko mula sa Albay. It's urgent, Shanika. Pagkasabi niyo ay pinutol nito ang koneksyon. May nangyari ba? Tanong ni Cyrus nang magbalik siya sa mesa. Tinampot niya ang baso ng orange juice at ininom iyon. I'm sorry, Cyrus. Sumuod ang mga Israeli forces sa Lebanon. I have to fly to Beirut this morning. Lumapit siya sa Mountaineer's backpack na dala niya nang magpunta siya sa Albay at binuksan iyon. May natira pa siyang malinis na damit doon. Ganun lang? Aalis ka na naman? Kagagaling mo lang sa Albay kahapon ah. Tapos ngayon ay Lebanon ka naman pupunta. From volcanic eruption to war? Hindi ka ba mapipirmi kahit isang araw lang? I have no choice, Cyrus. Trabaho ko to. At isang malaking balita ang gyera ni Ion. She could not say no to such a big news. Don't you dare walk out on this time. He said firmly. Natigilan siya sa paglalakad. What? I'm not walking out. Magtatrabaho lang ako. Flying to Bureau and going out to war zone is walking out in my book. You are leaving me after we had just made love earlier this morning? Iiwan mo na naman ako. You were never there for me. Lagi kang late sa mga usapan natin. At bigla ka nalang naglalaho sa mga espesyal na okasyon. You weren't even there during my... Cyrus, I don't have time for this. I still have many things to do. I have flight to catch. The least you can do for me is refrain from arguing with me. Madilim ang mukha ni Cyrus. I mean it, Shanika. Once you walk out of that door, we are over. Mariing sabi ni Cyrus. Hindi siya natakot sa banta nito. Para sa kanya ay nagiging irasyonal lamang ito. Marahil ay nagtatampo o di kaya ay nag-aalala ito. It means you are not driving me to back to my condo and you won't drive me to airport. That's okay. Hinalikan niya ito sa mga labi. Let's talk when I come back, okay? Hindi ito sumagot. Bumuntong hininga siya at tinungo na ni Shanika ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Shanika sa opisina ni Cyrus. Nakakunot ang noo nito habang pinag-aaralan ang ilang dokumento. Kumatok si Shanika sa pinto para kunin ang atensyon nito. Nag-angat ito ng mukha. Hey! Nakangiting bati niya rito. Lumapit si Shanika rito at hinalikan ito sa pisngi. Masyado kayatang seryoso riyan sa binabasa mo. Dumating ka na pala. Blanco ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus. Umupo siya sa silya sa harap ng mesa nito. Pumunta agad ako rito pagkagaling ko sa airport. Namimiss kasi kita. Matindi ang experience ko sa Lebanon. At para makalabas doon, kinailangan kong pumunta sa Syria para lang makakuha ng flight patungo sa Pilipinas. Marami ako nakasabay ng mga Pilipino. Huminto siya sa pagkukwento nang mapansin niyang tila hindi naman itong interesadong makinig sa kanya. Cyrus, nakikinig ka ba? Tumangyo ito. But his eyes showed a lack of interest. So, what do you have for me, babe? A postcard with a bullet hole? She was taken aback by the sarcasm in his voice. He was never sarcastic. At laging nakikinig ito sa mga kwento niya tuwing nagko-cover siya ng mga news event. Wala akong pasalubong sa'yo. Sabi na lamang ni Shanika.
baka na lamang niya ibibigay ang pasalubong niya rito kapag maganda na ang mood nito. Hindi ko gustong sinabi mo sa akin nung nakaraan. Pinagbantaan mo ako na tapos na ang lahat sa atin kapag umalis ako. Ayoko sa lahat, pinagbabantaan ako. Hindi kita pinagbabantaan, babe. I mean it. Huminga siya ng malalim. He was too serious. Hindi siya sanay sa Cyrus na kaharap niya. Masayahin at laging nakangiti ang Cyrus na kilala niya. Ano bang problema mo? Ikaw, wala ka nang iniisip at ginawa kundi ang trabaho mo. Lagi kang wala. Lagi kang walang panahon sa akin. Hinilot ni Shanika ang kanyang sentido. Hindi niya inaasahang aabot sila sa ganoong klase ng diskusyon. You know the nature of my job, Cyrus. I always have to travel. Dapat maintindihan mo ko. Dapat maintindihan mo yun dahil bumabiyahe ka rin naman. Naiinis ka ba dahil wala ako sa mga importanteng okasyon? Dahil late ako sa mga dates natin at minsan hindi ako nakakarating? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa Vulcan na huwag mo nang pumutok dahil may party kami na pupuntahan ng boyfriend ko. At hindi ko rin pwedeng sabihin sa mga nagigera na mamaya na kayo magbaril lang pagdating ko. Nagde-date pa kasi kami ng boyfriend ko. Naiintindihan kita, Shanika. Mariing sabi ni Cyrus. Ilang beses na ba kitang inintindi? Pero ako, hindi mo ko maintindihan. Ano bang tingin mo sa relasyon nating dalawa? Niyakap niya ito. I love you, Cyrus. Ayokong magkaganito tayo. Aminado akong may pagkukulang ako sa'yo, but I always make it up to you, right? Minaklas ni Cyrus ang mga braso na nakayakap. By making love to me? Oo nga naman. Tuwing hindi ka nakakapunta sa usapan natin o late ka, you always make love to me. Kapag may inuutos ako sa'yo na hindi mo sinunod, you make love with me afterwards. Is that what you called relationship? Well, that's one of the good side of our relationship. We always make up. Hindi natin kailangan magtalo, hindi ba? Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. His blue-gray eyes were blazing with angers. No! Hindi ka bumabawi sa akin kapag ginagawa mo yun. You make love to me so that I won't chide you. Dahil ayaw mong marinig ang mga pagkakamali mo. That is hardly a relationship, Shanika. Hindi pwedeng basta ka na lamang babalik. We'll roll on the bed and you will fly to wherever there's a disaster happening. Naningkit ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Pinapipili mo ba ako sa trabaho ko at sa'yo? Oo. Malakas na sagot ni Cyrus. Dahil ayokong pangalawa lamang ako sa mga priorities mo. I'm sick and tired of you waiting for you to come home to me. Sawang-sawa na ako na binabaliwala mong pag-aalala ko sa'yo dahil ikaw si Supergirl. You can dodge bullets. You don't mind having wounds. You can face nature's fury. Napanganga siya. Iniisip mong may superhero complex ako? Hindi. Sinasabi ko lang na magkaiba tayo ng pananaw. We don't meet. Gusto kong laging nasa tabi ko. I don't want a part-time girlfriend who bribes me with sex to pacify me. Pumikas ang kanyang kamay at dumapo iyon sa pisngi ni Cyrus. Sa lahat ng sinabi ni Cyrus ay sa huling sinabi niya nito, siya nagalit ng labis. Pakiramdam ni Shanika ay sinaksak nito ang kanyang puso. How dare you lower down my love to that? Na binabribe kita sa pamamagitan ng sex. I love you, Cyrus. I love you, that's why I make love to you. Huwag mong papabain ang pagkatao ko. Sabi ni Shanika sa nanginginig na boses dahil sa mga nagbabantang luha. Hinawakan niya ang kanyang kamay na ipinansampal niya rito. Nagagalit ka ba dahil sinabi ko ang totoo?
I want a real relationship, Janica. Tulad nung nagsisimula pa lamang tayo. We could talk and spend quality time together. Naiisip mo ba kung anong mangyayari sa atin sa future? Kapag kasal na tayo, igi-give up mo ba ang trabaho mo? No, I love my job. Naglapat ng mariin ang mga labi nito. See? Paano mo kami maaalagaan ang magiging anak mo? Hihintayin na lang ba namin ang balita tungkol sa'yo? Mag-aabang kami sa TV kung kasama ka pa sa mga casualties? I can't live with that. Huminga si Shanika ng malalim. Hindi ko kailangan ng isang lalaking hindi ako maiintindihan. Mahal ko ang trabaho ko, Cyrus. I know. You love your job more than you love me. Nalungkot na sabi ni Cyrus. Kaya nga mas mabuting tapusin na natin ito ngayon. Hindi ni Shanika napigilang umiyak at niyakap ito. I love you, Cyrus. Bakit kailangan natin maghiwalay? We can work this out, right? Itinulak siya nito palayo. I love you too. You know how much I love you. But it's not enough, Shanika. I want a real relationship with a whole woman. Hindi yung babaeng pupunta lamang sa akin kapag free time siya bago siya pumunta na naman sa kung saan gulo. Gusto kong protektahan ka, Shanika. And I can't do that because the nature of your work is dangerous. Pinapatay mo ko sa tuwing aalis ka. Kung hindi mo lang din maa-adjust ng trabaho mo para ma-accommodate ang relasyon natin, I don't think it would really work. Why? Hindi niyo maintindihan kung bakit kailangan maghiwalay ang dalawang taong nagmamahalan. Maliit lamang naman ang problema. A relationship is not all about love and making love. It's not enough for a relationship to exist. Kung malalagpasan natin ang barricade na iyon at kapag handa ka nang ibigay sa akin ng buo ang sarili mo, saka ka bumalik sa akin, Shanika. Tila wala si Shanika sa kanyang sarili habang nagbabiyahe siya pabalik sa kanyang condo unique. Panay ang tulo ng kanyang mga luha. Katulad ka na rin mo na papa at kuya, Cyrus. Lagi niyong hinihingi sa akin ng mga bagay na napaka-imposible para sa akin na ibigay. Her father hated the woman in her. Ang gusto lamang nito ay ang anak nitong isang kilalang photojournalist. While Cyrus loved her as a woman, he could never live with her work. She was broken. Sinira siya ng mga taong minahal niya. She did not know that she would become whole again. Napasigaw si Cyrus at kasunod yun ay sunod-sunod na pagtama ng kendo stick sa dummy target na ginagamit sa pagpapractice. Umalingaw-ngaw sa private doho ni George ang mga sigaw niya. Doon niya ibinuhos ang galit niya. Napamura siya nang masira ang practice dummy at nabali ang kendo stick. Inihagis niyang stick sa sahig at sinipa ang dummy. Habol ang hininga na ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa pinto nang may pumasok doon. Ang mga kaibigan niya ang dumating. Bakit ganyan ka kung tumingin? Parang nanghahamon ka ng away. Wika ni Tyron. Mukhang naghahamon nga siya ng away. Sabi naman ni Leo. Sinulyo pa nito ang putol na kendo stick. Nagsalita si George. Kailangan ko magpagawa ng bagong dummy at kendo stick. Sinira mo ang mga gamit ko. Kwentahin mo at babayaran ko. Sabi ni Cyrus.
At kung may reserba ka pa, ilabas mo na. Hindi pa ako tapos mag-practice. Hindi practice ang tawag sa ginagawa mo. It's called Persek. Sabi ni Jackson, George, guin mo na lang panggatang sa fireplace itong candlestick. Nagkakaganyan ka ba dahil umalis ulit si Shanika? Tanong ni Dominic. Hindi ko na siya iniisip. Pagkakaila niya, isang buwan na silang hiwalay. She traveled the dangerous spot in the world while he immersed himself in a work. Madalang na rin siyang lumabas. Sa mga private get-togethers na lamang nilang magkakaibigan siya sumasama. Kaya ba masama ang mood mo ay dahil nasa France si Shanika ngayon? Tanong ni Tyrone. Tinadyakan niya ang dummy bilang sagot. Inakbayan siya ni Dominic. Diba plano niyong pumunta ng France ngayong buwan? Nasa France na siya ngayon. Hindi mo na siya kailangang piliting pumunta ron. Gusto mo bang ilipat kita ron? Ngayon din. Pinukol niya dito ang isang matalim na tingin. Nandun siya para i-cover ang riot sa Paris. Ba't hindi para magbakasyon kasama ko? Nagngingit-ngit na sabi ni Cyrus. If you love her, go to her. Take her back. Sabi ni Leo. Maswerte ka nga dahil may pagkakataon ka pang makasama ang babaeng mahal mo. Umalingaw-ngaw sa Doho ang ringing tone ng kanyang cellphone. Sinagot iyon ni Cyrus. Hello? Cyrus, ang tita ito ni Shanika. Kababalita lamang sa CNN na kasama siya sa mga injured riots sa France. Baka malubha siya. Gusto ulit pumikit ni Shanika nang matuklasan niyang nasa hospital pa rin siya. Nakakast ang kamay niya at wala man lang siyang makausap maliban na lang kung may nurse o doktor na dumadalaw. Hirap ang mga ito sa English habang limitado ang alam niya sa French. Kising ka na pala. Napabaling siya sa pinanggalingan ng tinig. Tita Jelly? Gulat na wika ni Shanika. Niyakap siya nito. Pinag-alala mo ako. Panood ng papa mo sa isa CNN ang balita. Itinawag niya agad sa akin. Ano bang nangyari? It was the height of civil disturbance in France. Maraming mga mamamayan doon ang hindi masaya sa kasalukuyang estado ng bansa. Maraming walang trabaho at may issue pa ang racial discrimination. Libo-libong kotse ang sinunog, maraming sugatan at maraming naaresto. Kinukuhanan ko po ng pictures ng isang lalaki na hinuhuli ng pulis. Nang makita ng mga protester na hinuhuli ang kasamahan nila, tinubog at sinaktan nila ang pulis. Kasama ko siniipit. Naramdaman ko na lang na bumagsak ako at natatapakan ng mga tao. Buti nga't nakakas lang ang braso ko eh. Lumingaling nga siya. Nasaan si napapat, kuya? May importanteng inaasikaso sa Maynila. Pero hinihintay nilang pagbabalik mo. Ang sabi nila, iuwi agad kita sa Pilipinas kapag may clearance na ang doktor. Hindi man lang nila ako pinuntahan. Himutok ni Shanika. Parang hindi concerned ang mga ito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Mahigit isang buwan akong walang trabaho. Hindi po ako makakahawak ng kamera, tita. It's okay. Gagaling ka rin naman. The door burst open and Cyrus entered. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Pumikit si Shanika ng mariin at ninamnam ang masarap na pakiramdam na dulot ng pagkakakulong sa mga bisig nito. It was like a dream. Ilang gabi na niyang pinapangarap na sana ay magkita muli sila ni Cyrus
at yakapin siya nito. Nababalik uli ito sa kanyang buhay. I'm so glad you are safe. Anong masakit sa'yo? Hinagod siya nito ng tingin. Nahuli ba kung sinong nanakit sa'yo? Hindi ko na iniisip yun. Bahala ng gobyerno sa kanila. Hinaplos ni Cyrus ang kanyang buhok. Damn them for hurting you. Bakit ka nandito, Cyrus? Ano ba namang tanong yan, Iya? Siyempre para dalawin ka. Sabad ng tita niya. Alam mo ba, nang tawagan ko si Cyrus na nadisgrasya ka, ay sinundo agad niya ako sa bahay at sumakay agad kami sa private plane nila para mapuntahan ka rito. Gusto pa nga niyang mag-teleport agad para lamang makita ka. Hindi siya mapakali habang nagbabiyahe kami. Talaga? Nag-aalala ka sa akin? Diba galit ka sa akin? Umiling ito at hinalikan ang kanyang mga kamay na walang cast. No, I'm not mad at you anymore. Mas nangingibabaw ang pag-aalala ko sa'yo kaysa sa galit ko. I'm sorry for pushing you away, babe. I'm here to take you back. I still love you. Sinulyo pa ni Shanika ang kanyang kas sa kamay. Baka naman gusto mo akong balikan dahil nakakast ang kamay ko at hindi ako makakapagtrabaho. No, I don't want to see you hurt, babe. It was silly of me to get jealous of your work. Iyan ang mundo mo. Dapat lang na maging masaya ka. Gusto ko lang namang maayos ang relasyon natin. Iniyakap niya ang walang pinsalang kamay niya rito. Sorry, masyado akong naging selfish. Hindi ko alam na nasasaktan na kita. Forgive me, Cyrus. Hindi ko na naipaparamdam sa'yo ang tama, pero mahal kita. Kalimutan na natin yun. Siguro ng mga ngayon ay mapag-uusapan na natin ang relasyon natin. Basta aalagaan pa rin kita. At ngayon, nasa friends ka na. Dapat siguro ituloy na natin ang plano nating magbakasyon. Nakangiting sabi ni Cyrus. Nandito rin sina Mommy at Daddy. Tiyak na matutuwa sila kapag dinala kita sa vineyard. Wow! Humahangang wika ni Shanika habang pinagmamasdan ang ikta-iktaryang taniman ng ubas na pag-aari ng pamilya ni Cyrus. Is this your kingdom? Tanong ni Shanika sa binata. Kumalakak ito. I'm glad you like it. Valle de Esperar was a 1,000-acre vineyard. Kahit saan siya tumingin, ay puro taniman ng ubas ang nakikita niya. The Anger Villa provided a great view of it. Ayon kay Cyrus, ilang dekada ng pag-aari ng pamilya nito ang nasabing vineyard. Of course I do. It's like paradise. Iginala ni Shanika ang kanyang paningin sa paligid niya. Ilang beses na akong pumunta dito sa France pero hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang lugar. I love it here. Then I'm sure you will enjoy your stay here. Gusto mong bumisita sa restaurant ng dad ko para noon ma-experience mong totoong France. Matatagpuan sa southern gate ng vineyard ang restaurant ng kanyang ama. Sige. Winelcome sila ng ama ni Cyrus. I'm glad you finally had time to spend vacation in our humble vineyard. Nanlaki ang kanyang mga mata. Humble? I think grand is more appropriate. And I love your restaurant. It's very cozy. I'm glad you like the restaurant. From the balcony, you will have a nice view of the vineyard. Order what you want, and I will charge everything to Cyrus. He said with a wink. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. I like your father. Parang lagi siyang masaya. Komento ni Shanika
pagkaalis nito. That's why my mother fell in love with him. Noong dito pa sila nakatira, halos ayaw nang umalis ni Mommy. Ayaw niyang iwan si Daddy. I saw them in a party. In love pa rin sila sa isa't isa. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Gusto kong ganun din tayo. In love pa rin tayo sa isa't isa kahit matanda na tayo. Siyempre, hindi naman ang gusto ko eh. Nag-order sila ng pagkain. Hindi nagtagal, isinilbi iyon sa kanila. Nahirapan si Shanika kumain dahil isang kamay lamang ang gamit niya. Let me help you. Wika ni Cyrus. Pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa habang pinagsisilbihan siya ni Cyrus. Hindi lamang nito hinihiwa ang pagkain, kundi sinusubuan pa siya nito. Ang daddy raw mismo nito ang nagluto para sa kanila. Pabilik na sila ng villa nang mapansin niyang inaayos ang ibang bahagi ng vineyard. Anong okasyon? Tanong niya. Bordix Wine Festival. Kaya kita niyayari ito ng ganitong panahon ay para mapanood mong festival. Kahit mas gusto ko sa Pilipinas, pinipilit ko pa rin umuwi rito para mapanood ang wine festival. It is a very special holiday here. Later, you'll know why. Hindi pa man ay excited na si Shanika para sa pagsapit ng nasabing festival. Hindi mapakali si Shanika habang hinihintay niya si Cyrus na lumabas ng villa. Pupunta sila sa Girondo Square, kung saan gaganapin ang pagsisimula ng wine festival. Namimiss niya ang kanyang kamera. Bata pa lamang siya ay bit-bit na niya ang kanyang kamera. Kahit saan siya magpunta, ayaw niyang mamiss ang magagandang lugar o mga interesanteng pangyayari na makikita niya. But her camera was broken during the riot. At kahit may camera pa siya, ay hindi rin naman niya magagamit iyon dahil nakakast ang kanyang kamay. Pakiramdam niya ay patay ang kalahati ng kanyang katawan. Lalo si Shanika nang hinayang nang maisip niyang iyon ang unang bakasyon nila ni Cyrus. Gusto niyang may remembrance sila niyon. Hindi siya masaya sa camera sa kanyang cellphone. Hindi kasi maganda ang quality ng mga larawan doon. Perfectionist pa man din siya pagdating sa mga larawan. Are you ready to go? Tanong ni Cyrus. Yes, sagot ni Shanika. Sumunod siya rito nang sumaki ito sa sasakyan. Here, pag-aralan mo ang paggamit para magamit mo. Pinatong ni Cyrus sa kandungan niya ang isang kahon. Nang buksan niya iyon, ay isang mini digital camera ang nandoon. Sa akin to? Tanong niya. Oo, naisip ko kasi na baka gusto mo pa rin kumuha ng pictures. Ipinabili ko iyan sa isang tauhan ko. It's small, I know. Baka hindi ka sanay. Pero maganda dyan, pwede mong gamitin ang isang kamay lang ang gamit mo. And it has an LCD that you can flip para pwede kang mag-self-photograph. I love it, Cyrus. Thank you. Niyakap niya ito at sinimulan niyang basahin ang manual. Look, ipinakita niya rito ang manual. I can adjust the speed and resolution. May video cam pa yan at malaki ang memory card. This is exactly what I need. Okay lang ba sa'yo na kumuha ko ng pictures kasi, diba? Hindi niya tinapos ang sasabihin. Galit ako sa trabaho mo. Pinisil nito ang kanyang baba. Sinabi ko nang tapos na tayo ron, diba? Saka kahit ako manghihinayang kapag hindi mo nakuhanan ng mga pictures ng festival na ito. Bakasyonista ka. Dapat tamang na may dala kang camera. Tinampian ni Shanika ito ng balik sa pisngi. Thank you, and I love you. He knew exactly what could make her happy. Hindi maramot ito. Dapat na siguro niyang pag-isipan kung ano ang makabubuti sa kanila at sa kanilang relasyon.
Kumilig si Shanika sa balikat ni Cyrus habang pinapanood nila ang firework display. They were sitting at the bank of the Goron River. Tumagal ng 4 na araw ang festival. Tumulong sila sa pag-a-assist ng wine tasting. Marami silang naibentang alak dahil sa dami ng mga turistang pumunta sa vineyard. Isinama rin siya ni Cyrus sa pagtutour sa vineyard. Kasama sa tour ang pagpapaliwanag kung paano ginawa ang iba't ibang klase ng alak at kung para saan ang alak at ang iba't ibang klase ng ubas. Nang umagang iyon, ay nanood sila ng mga Bacchus floats sa ilog. Kasama nila ang mga magulang nito at ang ilang kaibigan nito. Dumalo rin sila sa giant picnic sa Ethel's Deterior. Parang walang katapusan ng festival na iyon. Inaanto ka na ba? Hindi pa. Maganda ng panoorin ng fireworks. Diba may pupuntahan pa tayo bukas? Tanong ni Shanika. Oo, mag-explore tayo sa Estuary Vineyard by Water. Hindi ka ba naiinip dito? Wala kasing gera. Walang sumasabog na bulkan. Nag-e-enjoy ako ng gusto rito. Kapag nag-cover ako ng festival dati ay hindi ko na-e-enjoy yun. Kahit gaano pa kaganda ang isang lugar, hindi ko magawang magsaya. Lagi kasing puro trabaho ang nasa isip ko. I didn't have time to relax. I'm glad you took me here. Hindi agad sila pumasok sa kanya-kanyang silid pag-uwi nila sa villa. Nagpunta sila sa balkonahe at nagkwentuhan habang umiinom ng kape. Babalik na pala tayo ng Manila next week. Parang gusto kong dumito na lang. Well, you can stay here longer. Baka lang magalit ang papa mo. Nilanghap niya ang aroma ng kape. Alam mo ba na buong buhay ko ay si papa na lang at ang approval niyang iniisip ko? Natural lang yun. I feel the same way with my father. No, it's different. Nung bata pa ako, invisible na ako sa kanya. He never appreciated me as a daughter. Puro si kuya ang nakikita niya. So I did everything to please him. Pinilit kong maging isang magaling na photojournalist. I thrive on danger because that was what he did during his prime. Saka lamang niya ako napansin. Kinalimutan ko nang babae ako para lamang maibigay sa kanya ang anak na pinapangarap niya. It must be tough trying to grow up like a son instead of daughter. Mahirap mabuhay sa mundo na binubuo niya para sa akin. Ang sabi ni Kuya Desmond, hindi mo raw akong maiintindihan. Tulad ka din daw ng girlfriend niya. Iiwan mo din daw ako. Do you know that my mother died of heartache? Because my father loved to chase bullet instead of staying home with us. Kaya noong una, ang akala ko hindi mo ako maiintindihan. Mali pala ako. Ikaw ang hindi ko naiintindihan. No, it's not your fault, Shanika. Niyakap siya ni Cyrus. Masyado mo lang minahal ang papa mo. You wanted to please him. Tulad niya, na-overlook mo ang mga pagkukulang mo. Because that's how your world works. Nang mawala ka sa akin, saka ko lang naramdaman na malungkot kapag walang nagmamahal sa akin. The fame, the danger, and money can't keep me warm at night. It's not enough to make me happy. Babe, I don't want you to give up on the job. Lalo na't mahal mong trabaho mo. Ang gusto ko lang naman ay makompromise tayo para may space para sa relasyon natin. Nakangiting tumango si Shanika. Niisip ko na yun ngayon. Don't worry. I will think of something. Promise, hindi na natin magiging problema ang trabaho ko sa susunod.
Take your time. Tara, matulog na tayo. Sandali lang, Cyrus. What? I want to ask you something. Ano ba ang dapat na sasabihin mo sa akin nung bago ako umalis papuntang Lebanon? I was going to ask you if you wanted to be Mrs. Cyrus Anger. Buti na lang hindi ako nagtanong noon. Baka kasi magtalo lang tayo kapag tinanggihan mong proposal ko. Nilapitan niya ito. I want to know if the offer still stands. Tumango ito. Sa gitna ng vineyard, siniyaw ni Cyrus si Shanika habang dumadaloy ang paborito niyang musika. At doon nagpropose si Cyrus kay Shanika habang ang music ay tuloy-tuloy. Babe, will you marry me? Habang ang buong paligid puno ng mga ilaw sa gitna ng madilim na paligid, nagliwanag ito dahil sa dami ng mga fireworks at nakasulat doon, "Will you marry me?" Naiyak sa sobrang saya si Shanika at naisagot na lamang nito ang yes. "I will marry you, Cyrus." Alam mo ba, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko tadalhin dito sa France. Gusto kong pakasalan ka at hindi ko na kayang mawala ka sa akin. Hindi ko makakaya yun, babe. Mahal na mahal kita. Sobrang mahal din kita, Cyrus. Ikaw lang magpahalaga sa akin at tumanggap sa pagkatao at trabaho ko. Ano? Pakakasalan mo ang lalaking iyon? Dumagundong sa sala ang galit na boses ng ama ni Shanika. Pagkagaling ng France ay ipinaalam agad nila ni Cyrus sa kanyang pamilya ang plano nilang pagpapakasal. Kailangan niyang makuha ang consent ng kanyang pamilya para makapagpamanhikan na ng formal si Cyrus at ang mga magulang nito. Opo, Cyrus asked me to marry him and I accepted it. Pika ni Shanika. Naghiwalay na kayo dati. Paano ka nakakasiguro na hindi ulit kayo maghihiwalay? Ang lakas ng loob mong magpakasal sa kanya. Sabi ng kuya ni Shanika. You must be insane. Use your brain for once. Naayos na namin ni Shanika ang problema namin. Sabi ni Cyrus na sinamahan siya sa pagsasabi sa kanyang pamilya. Aalagaan ko si Shanika. Hindi ko siya sasaktan. Diba? Tutol ka sa trabaho ng anak ko. Tanong ng kanyang ama. Ibig bang sabihin yan, hindi ka na magagalit kahit lagi siyang wala dahil nasa malayong lugar at peligrosong lugar siya para mag-cover ng news? Napag-usapin na namin yan, Papa. Nakangiting sabi niya. I'm quitting my job as a photojournalist. What? Sabi ng kanyang ama na napatayo mula sa kinauupuan nito. Pinaghirapan mo ang trabahong yan, tapos ipagpapalit mo lang sa lalaking yan? Nababaliw ka na ba? Mag-aaral ulit ako. Magtuturo ako sa university pagkatapos para naman ma-produce pa ako sa maraming journalist para sa inyo. Casual na wika ni Shanika. Iyon ang naisip niyang paraan para maayos ang schedule nila ni Cyrus at para hindi na ito nag-aalala na pumunta siya sa isang peligrosong lugar. No, it simply won't do. Sabi ng kuya niya. You love your job. Bakit ka magpapa-umpluwensya sa lalaking yan na iwan ang trabaho mo? It's not his idea. Ako ang nagdesisyon na iwan ang trabaho ko. But you'll be leading a boring life, Shanika. Mamimiss mo rin ang trabaho mo. I can always travel the world, kuya. Pwede ko pang makasama si Cyrus at ang ibang magiging anak namin. May offer na ako sa France kung sakaling gusto ko magtrabaho sa isang travel magazine. I can still do what I want.
I had enough of this lunacy, Beatrice. That man is not good for you. Kung iiwan mong trabaho mo, kalimutan mo ng anak kita. You are not good enough to be my child. I was never enough for you, she said bluntly. Sa pagkakataong iyon ay wala siyang nararamdaman sakit. Ipinubuwis ko ang buhay ko para pasayahin kayo. Kailan ba kayo nagiging proud sa akin? Nung pumutok ang noo ko dahil nasaktan ako sa rally? Kapag sinasabi ko na nabuhay ako kahit sumabog ang boba sa tabi ko? But you never asked if I'm okay. Namadisgrasya ako sa friends. Hindi niyo ako dinalaw. Wala akong halaga sa inyo. Now you're being sissy. Bulyaw ng kanyang ama. This man is softening you up. Kailan ka pa naging emosyonal, Shanika? Matagal na po. Hindi lang yun nakikita dahil takot ako na ipakita sa inyo yun. Dahil baka magalit kayo. Isa pa, wala naman kayong pakialam sa nararamdaman ko. Maybe you also called my mother your sissy. Kasi mahina at emosyonal din siya tulad ko. Leave your mother out of this. Bakit? Hindi niyo matanggap na namatay si mama dahil sa sumanang loob? Ayokong mangyari ang nangyari sa inyo. I want someone to love. Gusto ko rin may nagmamahal sa akin. Yung totoong pagmamahal. Anak kita, kaya mahal kita. Kami lamang ng kuya mo ang nakakaintindi sa'yo at alam namin ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Umiling si Shanika at hinawakan niya ang kamay ni Cyrus. No. Si Cyrus ang nagmamahal sa akin. Mahal niyo ako dahil pinapasaya ko kayo. Dahil matagumpay ako sa larangan na pinasok ko kung saan kabilang kayo. Because I grew up like this. Pero kapag wala nang kinalaman sa trabaho, natuwa ba kayo sa akin? Ikakasal ako pero ayaw nyo dahil iniisip nyo na sagabal iyon sa trabaho ko. Ayaw nyo kay Cyrus dahil hindi nyo siya katulad na puro sarili nyo lang ang iniisip. I had enough pa. Gusto mong sumama sa lalaking yan? Sige, magsama kayo. Pero huwag mong asahan na ako ang maghahatid sa iyo sa altar. Hindi ako pupunta sa kasal niyo. Humigpit ang pagkakahawak ni Shanika sa kamay ni Cyrus. Masakit para sa kanya ang binitawang salita ng kanyang papa. Pero hindi niya i-give up ang unang desisyon niya. Naiintindihan ko kung iyan ang desisyon niyo pa. I'm tired of pleasing you. Ayoko nang mabuhay ng ginagaya ko kung paano kayo mag-isip, gumalaw at huminga. Gusto ko naman gawin ang mga bagay na magpapasaya sa akin. I want my own happiness. I want a life that is mine. Malungkot si Shanika habang nagbabiyahe sila ni Cyrus pabalik sa kanyang condo unit. Niyakap agad siya ni Cyrus pagpasok nila sa condo unit niya. It's okay, Shanika. Hindi niya napigilang umiyak. Hindi ako nasasaktan dahil galit sa akin si Papa. Nalulungkot lang ako dahil hindi ko ma-share sa kanya ang kaligayahan na nararamdaman ko. Masaya ako dahil nagmamahalan tayo. Let him take his time. Mawawala rin ang galit niya sa'yo. You don't know my father. Malalim siya kung magtanim ng galit. We have a year. Isang linggo na lamang at matatanggal na ang cast niya. Magtatrabaho pa rin siya sa international press photo hanggang sa makakita ang mga ito na ipapalit sa kanya. Sa susunod na buwan ay magte-take up siya ng exam para sa masteral niya. Sa susunod na taon na ang kasal nila ni Cyrus. Mahabang panahon iyon para lumambot ang puso ng kanyang papa sa kanya. Sa kabila ng mga nasabi niya ay gusto pa rin niyang makasama ito sa kanyang kasal. Tumunog ang telepono niya. Nagkatinginan sila ni Cyrus. Ako nang sasagot. Sabi ni Cyrus. Hello?
inaabot nito iyon sa kanya. That's your brother. Kausapin mo siya. Kinuha ni Shanika ito. Hello? Shanika, pasensya ka na sa mga nasabi ni Papa kanina. Nabigla lamang siguro siya nang malamang ikakasal ka na. It's okay, kuya. Sanay na ako. Matabang nasabi niya. Hindi ni Shanika alam kung bakit nagsusorry ito, samantalang wala naman itong pakialam sa kanya. Sorry din kung hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. Tama ka. Hinuhulma ka namin ni Papa ayon sa gusto namin. Nakalimutan namin na may sarili kang identity na gusto mo rin maging masaya. Iyon ang hindi namin kayang ibigay. Bakit sinasabing mo ito sa akin, kuya? I respect you for being brave a while ago. Nagawa mong sabihin ang nararamdaman mo. Hindi katulad ko. Wala akong ginawa kundi sundin si Papa. Maswerte ka dahil ipinaglaban mo si Cyrus. Hindi ko man lang kasi naipaglaban ang relasyon namin ni Marga. Hindi ko siya hinabol dahil ayaw rin ni Papa sa kanya. Bakit hindi mo subukan? You don't have to give up your job. Babawasan mo lang ang oras mo ron para may oras ka sa magiging pamilya mo. Siya nga pala, sabi ni Papa, dito ro kayo mag-dinner ni Cyrus mamaya. Napaluha si Shanika. Thanks, kuya. We'll be there. Sige, bye. Cyrus! Tili niya nang maibalik niya ang telepono. Bakit? Ang sabi ni Papa, subahe ro tayo mag-dinner. I told you. Lalambot din ang kanyang puso para sa'yo. Pinagsalikop niya ang kanilang mga kamay at doon naging maayos ang lahat. Napatawad na rin sila ng kanyang Papa at ang kanyang Kuya Desmond ay meron ng nagpapatibok ng puso. Anak, patawarin mo ko kung pinagkait ko ang tunay mong kaligayahan. Hindi ko naiisip na nasasaktan ka na pala. Nagkayakap ang mag-ama. Alam mo anak, sobra akong proud sa'yo at sa kuya mo. Kahit wala na ang inyong mama, alam ko proud din siya sa inyo. Mahal ko kayo ng kuya mo at gusto ko lang maging maayos ang buhay niyo. Masayang niyakap ni Cyrus si Shanika. Thank you for not giving up on me. No, I should thank you for coming into my life, babe. I love you. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata. At sana po samahan niyo muli ako sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po. Keep safe and God bless. Oh.